Oy, mga anti-Marcos, ano, na mga vlogger, makikinabang kayo ngayon dito sa napakagandang balita na hatid ng ating mahal na Pangulo. Bakit kayo makikinabang? Eh, gumagamit kayo kung hindi ba kayo mga, hindi ko tutuloy sasabihin ko, vlogger pala itong mga sinasabihan ko, hindi naman mga commenter sa ating Facebook. Kung hindi kayo mga anti-Marcos, eh, sana magbago na kayo, ano? Eh, alam nyo, yung internet connectivity ay gaganda na sa hinaharap. Sapagkat yung mga nambabash sa ating Pangulo, baliktanawan lamang po natin, a little backgrounder lamang po sa topic na ito. No? Alam nyo, noong October 1, 2, ano? Or 3, 1, probably those are the days, ano? Friday, Saturday, and Sunday, nanood po ang ating Pangulo, in particular, nung Saturday po yata yon sa Grand Prix. Diyan po sa may Singapore noong October 2022. At dahil po diyan, eh yung mga Marites, eh tingnan nyo ang pinagagagawa. O pinagkukunan nila ng stolen shot ang ating mahal na Pangulo. O, pero syempre, hindi naman siguro Marites yung kumuha. Unfortunately, nung in-upload sa mga social media account, yung mga Marites pinakalat po ito at malisyoso kung ano-ano ang pinagsasabi sa ating mahal na Pangulo. O yan, katabi po ng ating mahal na Pangulo dito, kanina si Speaker Martin Romualdez at iba pang mga foreign national, hindi po natin kilala kung sino-sino po yung mga yan. Tapos, dito naman si Congressman Sandro Marcos, ang may bahay po ng ating first, ng ating speaker, yung kanya pong asawa, no? Si, di ko po kilala, basta si Mrs. Romualdez po yan. Tapos, nandito rin, nakita sa photograph na nanonood nga po ng F1 ang ating mahal na Pangulo. Eh ano ba ang mga sinasabi ng mga malisyoso ang kaisipan dito? Puntahan po natin yung mga comment sections. Ano po? Tingnan po natin yung mga comment. Oh. The Philippines' highest public servant with no corruption, effect and action for public service. Walang pake sa mga Pilipino, puros kasinungalingan at pakitang tao like his aerial inspection ng mga nasa lanta in disguise of pag bumaba siya, pagkakaguluhan siya, aasikasuhin pa siya. O yan po yung sinasabi nitong si Itin. Kita ano ko sa inyo, expose natin yung commenter na yan na anti-Marcos. Ito po si Itin La Chica Umali. Yan po siya, Itin La Chica Umali. Okay, ang sinambit niya po sa ating mahal na Pangulo, for the record, una, his aerial inspection ng mga nasa lanta in disguise of pag bumaba siya, pagkakaguluhan siya, sikasuhin pa siya, etc. Kasi alam niyo naman na ang polisiya po ng ating Pangulo ay hindi po siya agad pumupunta sa mga calamity-stricken places, ano? At ang katwiran ng ating Pangulo, maaantala niya yung ginagawa po ng ating mga local government units. At instead na inuuna yung search and rescue operations, magbibigay pa ngayon ng security sa ating mahal na Pangulo. At magkakandara pa ang mga yan para lamang i-cater ang entourage ng ating Pangulo. Ano yung mga kasama nito at kung sino-sino pa. Na, kumbaga sa madaling salita, sa gabal. Yun po ang paniniwala ng Pangulo. Pero sinasabi nitong si Itin La Chica Umali na disguise lang daw po iyon ng Pangulo. Ano? At sa madaling salita, kaipokritohan ang ginagawa daw po ng Pangulo. Ikalawa, pagpunta sa Singapore to watch the F1 Grand Prix and disguise kunyari para sa Pilipino. Makipag-meeting, photo op lang, nasa F1 Grand Prix pa. Oh, imagine the expenses. Presidente siya, so the use of the presidential plane, teka lang ha, para kahit paano makita ninyo itong, liitan natin ito. Nang sa ganon, makita ninyo kung sino yung nagsasalita. Yan. Ito po yung matatakpan pa rin talaga. Anyway, matatakpan siya, hindi pala pwede. Dito na lang tayo sa binabasa ko. Basta, for the record, ito yung nagsasalita, si Itin La Chica Umali. Sabi niya, imagine the expenses, presidente siya, so the use of the presidential plane, the gas, the expense of it landing in Singapore,
the vehicles they use there, the expense for his security, his minions, his family, the posh hotels they stayed at, food galore, puros mamahalin yan. Most expensive tickets to the event and more. Dahil sobrang entitled na yan at nasanay sa garbo, lahat ng travels niyan at lifestyle magarbo. Kaninong pera ang gamit sa napakalaking gastos na ito? Pera ng taxpayers. O yan daw, kaya galit na galit siya. Ang daming kailangan niyang asikasuhin sa bansa kasi ang dami pang lugar na nasalanta ng bagyong Carding, tumataas ang COVID cases sa schools, wala pang DOH secretary. Paano tayo makakabangon dahil sa pagbagsak ng peso and tumataas ang inflation? Talagang inuna niya pa ang F1 Grand Prix sa Singapore, the Philippines' highest public servant with no cognition, affect, and action for public service. Walang pake sa mga Pilipino, puros kasinungalingan at pakitang tao lang. Like, number one ulit, his aerial inspection ng mga nasalanta ng bagyong Carding in disguise o pag bumaba siya, pagkakagulahan siya, asikasuin pa siya, etc. Inulit niya lang halos yung kanyang mga sinambit doon kanina. O, copy-paste pala ito. O, tuloy na natin, copy-paste eh. Ang daming kailangan niyang asikasuhin sa bansa kasi ang dami pang lugar na nasalanta ng bagyong Carding. O, paulit-ulit po siya, no? Kina-copy-paste niya lamang yung kanyang pahayag from 1 and 2 at inulit niya lamang po dito. Pero, itin la chica umali, one day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else's survival guide. Tama ka, Brent Brown, pero hindi ikaw, itin la chica umali. Ang ganda ng cover photo mo, one day you will tell your story of how you overcame what you went through and it will be someone else's survival guide. Bagay na bagay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi bakit? This day or yesterday, sinambit ng ating Pangulo ang kanyang istorya diyan po sa Grand Prix noong October. At ano ang sinabi ng ating mahal na Pangulo diyan sa kanyang istorya? O eto na, pakinggan po natin mga tol. At sampalin natin ang pagmumukha nitong si Itin La Chica Umali. Ayon sa ating Pangulo, pakinggan po natin. I just finished a meeting with the Converge group who have tied up. Converge group with tied up sa Keppel group. Ito po yung mga internet provider. Particular sa ibang bansa ngayon, meron na rin po rito sa Pilipinas pero hindi po ganun kalawak pa ang nasasakupan ng kanilang connectivity dito sa Pinas kasi it is being dominated pa rin ng two largest internet provided service provider na Globe at saka Smart. O tuloy po natin. We're the Capital Group to put in a submarine fiber optic cable from the West Coast. Yun! Submarine fiber optic cable. Ano po ba ang ibig sabihin ng submarine fiber? From the word sub, marine water, sub ilalim, ibig sabihin magkakaroon po ng paglalagay ng kable ng internet sa ilalim po ng karagatan mula po sa West Coast sa Estados Unidos papunta po sa mga bansa na babanggitin po dito ng ating Pangulo. Particular ang Pilipinas. Bring a fiber optic cable from the west coast of the United States. It will connect to the Philippines and it will also connect to Singapore and Indonesia. Yan, di ba? Tatlong bahagi, Singapore, Philippines at saka Indonesia. Pero generally, originally, ang plan po na ito ay hindi kasama ang Pilipinas. Hindi po kasama ang Pilipinas dyan. Going to Singapore lamang yan and probably sa Indonesia. Pero dahil sa panonood ng ating Pangulo, Itin La Chica, noong October sa Grand Prix na sinasabi mo na nagsasayang lamang ng pondo ang ating Pangulo. Anyway, weekend po ito eh. Ang Pangulo pwede naman pong magpahinga at gamitin ang kanyang sariling pera para po kahit paano pasayahin ang kanyang pamilya. Ano, public servant, 24/7 sila na magserbisyo sa publiko but it doesn't mean na hindi sila pwedeng magpahinga. Ang weekend is kung walang kalamidad, pwedeng mag-enjoy ang ating Pangulo nang hindi naman extravaganza.
ito po, unang-una sa lahat, hindi naman po extravaganza ito. Ito po ay pagpapaunlak sa kanyang imbitasyon ng Singapore Prime Minister. Kaya nga po, nung kinokondena na nila si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, nakatutuwa, nag-post din ang Prime Minister ng Singapore at iyon, ipinakita niya na marami siyang mga kasamang head of states, hindi lamang ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil tanga ka, itinlatsi ka, hindi mo maunawaan kung ano ang layunin dito ng ating mahal na Pangulo. Nora, salamat po dyan sa inyong super chat. Balik po tayo sa sinasabi po ng ating mahal na Pangulo dito. Itong submarine optic cable na mula po sa West Coast ng Estados Unidos ay daraan nga po sa ilalim ng karagatan at poproibadan po tayo ang Pilipinas, Singapore at saka ang Indonesia. Ang resulta po nito ay malaking, mas malawak na bandwidth. Alam nyo, hindi naman ako information communication technology expert, ano? Pero sa aking maliit na pangunawa, pag sinabing bandwidth, iyan po yung kinakailangan na lakas siguro para makapag-provide po ng isang effective and efficient internet connectivity para po sa atin. Dahil nga ang sinasabi po dito ng Pangulo, magre-resulta po ito sa efficient and faster internet communications. And this will again give us bigger bandwidth. It will give us better communications. Better communication system. Yon yung words na ginamit ng ating mahal na Pangulo. Kaya kayong mga anti-Marcos vlogger, kayo din ang makikinabang nito. Ano? Hirap na hirap kayo sa mga internet na ginagamit ninyo. Ako nga, dalawang internet before ang ginagamit ko, mula sa Converge, pinaputol ko na. Ang natitira na lamang PLDT. Kasi wala, useless eh. Diba? Pero Converge ang magpo-provide nito. Sana naman effective na dahil fiber optic po itong gagamitin nila at submerge dyan po sa karagatan from West Coast. At sana kapag ka okay na ito, makakadagdag po yan sa bandwidth ng Pilipinas. At syempre, kapag ka mas maraming bandwidth o mas malakas ang bandwidth na tinatawag, mas magre-resulta po ito sa mas malakas na provision ng mga internet service provider dito sa ating bansa. Kaya kayong mga anti-Marcos vlogger, kayo ang isa sa mga makikinabang dito. Anak ka ng teteng, kapag ka hindi nyo pa ba ito na-appreciate at pinapakinabangan nyo, yan pong bandwidth na yan o yung internet connectivity na mabilis. Ewan ko na lang kung ano pang masasabi ko sa inyo. Sabi dito ni Boy Sisid, bandwidth ay lawak ng connection sa marami. Yon. Malakas is bilis ng connection. O, salamat. At merong nagpapaliwanag, wala talaga akong alam dyan. Ulitin ko lang ha. O, bandwidth ay lawak ng connections. Ibig sabihin, pati siguro yung mga power plant areas po natin, makakakuha na ng internet connections. Tapos yung malakas naman is bilis ng connection. O, tuloy tayo. System when it comes to all the online services that we are using globally. So madadagdagan yung ating bandwidth at magiging mas mabilis yung ating internet. Itong usapan na ito ay naging bunga yan ng pagpunta ko sa Singapore. Yon, Bung, sampalin ko kaya yung pagmumukha mo ngayon, Itin La Chica. Ano? Ang sarap mong sampalin eh. Puro kayo intriga sa ating mahal na Pangulo. Sino ka ba rito? Sana ikaw na lang lalaki, hindi itong babae kasi hindi ako napatol sa babae. Itong lalaki, sarap sampalin yun. Pak! O, iyan ang katotohanan ngayon na yung sinasabi niya sa ating mahal na Pangulo ay sumasampal ngayon sa inyo. Kasi bakit? Ito yung resulta ng pagpunta ng ating Pangulo nung panahon na nanood sila ng karera. Nakakwentuhan niya ang ibang head of states at mga business leaders doon. O, ito na. Positibo ang resulta at meron na po tayong inaantay na magandang serbisyo para po sa ating internet connectivity. Na nung panahon ng karera at noon sa habang nanonood kami ng karera, pinag-usapan namin ito. Kaya ngayon nabuo na at ilalagay nila, isasama nila sa Pilipinas. Yun, isasama na ang Pilipinas. Anak ng teteng ka. Sino ba ulit to? Si Itin La Chica Umali. Special picture ka ngayon sa live streaming ko. Ah. Sarap sampalin ng pagmumukha mo eh. Naku, mapagkakamali na naman akong bakla.
ng mga manonood kong basher dito kasi ang nananampal daw, bakla. Suntukin na lang kaya natin. O kaya malabentol po na maangas. May pag-anong-ganon pa yun eh. Elbow strike, ano? O kaya, pag ganon, ano? Pagsampal kasi parang si Pebbles yun eh. Ano? Nakita ko yung post ni, maisingit ko lang ito, segue tayo ng bahagya, nitong si Bagpit. Eh, parang may mga in-expose pala siya doon kay Pebbles. Yung Pebbles ko, yung tuta ko sa baba eh. Pero yung tinutukoy ko, yung isang anti-Marcos na si Kunanan. Okay? Nako, nasugatan ako. Pag ganyan ko, tinamaan yung singsing ko, nakarama kagad ako. Yun ang masama. Nakarama kagad ako. Ang hirap talaga pagka nakikarried away tayo ng emotions natin. Ano? Nag-elbow strike ako. May singsing pala ako dito. Tapul. Yan, may gamay sugat yung siko ko ngayon. Anyway, mga tol, natutuwa lamang ako kasi ang ating mahal na Pangulo, pilit nilang binabagsak pero pilit naman inaangat ng ating Panginoong Diyos. Ano, patuloy na inaangat, hindi pala pilit. Patuloy na inaangat ng ating Panginoon Diyos para sa ikabubuti po ng ating bansa at ng sambayan ng Pilipino. Okay, tapusin po natin ang sinasabi po dito ng ating mahal na Pangulo. Sa kanilang mahabang fiber optic na kable na galing sa California, galing sa West Coast ng Amerika, hanggang Pilipinas, hanggang Singapore, hanggang Indonesia. Diba? O ngayon, ano pa kaya ang masasabi ng mga katulad nitong si Itin La Chica Umali? O yung mga bashers dyan ng Pangulo. Talaga nga naman, isip-isip kayo. Ah, bago kayo bumanat, tingnan nyo muna kung ano yung mga pinagsasasabi ninyo ngayon. Sabi ninyo, panay trip ang ating Pangulo sa labas ng bansa. Mga foreign trips, ano? Eh, kung isa-isahin natin ngayon yan, 3.48 trillion pesos ang total na pamumuhunan na nakuha po sa mga memorandum of understanding, letter of intent saka investment pledges mula po sa iba't ibang bansa katulad po ng Indonesia, Singapore, Estados Unidos, yung mga bansa na nakausap niya sa Cambodia, ASEAN Summit, doon po sa APEC Summit sa Bangkok, Thailand, sa European ASEAN Summit sa may Brussels, Belgium, yung pagpunta po ng ating mahal na Pangulo sa Davos, Switzerland, pagbisita po ng ating mahal na Pangulo sa China, Beijing, China, at saka yung pinakahuli sa bansang Japan. Alam nyo, ang sinasabi po dyan ng ating mahal na Pangulo, yung iba po dyan ang ay nag-realize na, nag-materialize na, at anytime mula ngayon, maybe next week or the coming weeks, eh mag-i-inaugurate na po sila para po doon sa mga proyekto at mga negosyo na itatayo po dito sa Pilipinas. Yung 3.48 trillion investment pledge na yan, pagpalagay na lang natin, makakuha dyan ng 2 trillion pesos. Ano? Eh, wag na natin ibuo na 3 trillion pesos. Pero yun po ay employment opportunities para po sa ating mga kababayang Pilipino. At kapag ka may trabaho, bagamat mataas ang bilihin ngayon, eh kahit paano, makakasurvive ang Pilipino. Sa mga tanga na criticize ng criticize sa ating mahal na Pangulo about inflation, huwag kayong maging tanga. Ano, ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay dulot po ng global activity. Yan po ay hindi kagagawa ng isang head of state. Hindi kagagawan ng sino mang head of state, lalong-lalo na ng ating mahal na Pangulo. Ang ating ekonomiya ay interdependent from the other countries. Tandaan po natin yon, vice versa. Ang mga bansa, like for example, lalong-lalo na ang bansang China at saka Estados Unidos na ipinangangambahan itong si SAS, Rogando Sasot, na magigyera. Hindi magigyera yan kasi interdependent ang kanilang ekonomi. Ibig sabihin ng interdependent, hindi maaaring maging malago ang ekonomiya ng isa nang wala po yung isa. Oh, paano maglalaban yung dalawa kung lahat ng kanilang ekonomiya ay nakabase sa isa't isa? Yun ay sapantaha lamang ni Sas Rogando Sasot. Ganun din naman sa atin. Tayo po ay interdependent sa economy ng ibang bansa. Kapag ka nagkakaroon ng problema ang ekonomiya ng ibang bansa, nakaka-apekto po dito directly or indirectly sa atin, lalong-lalo na sa presyo po ng mga bilihin. In particular, ang pinakamagandang halimbawa po dyan ang giyera o conflict dito po sa Russia sa Ukraine.
yung dalawang bansa po na yan, eh, mga largest producing oil country po yan sa iba't ibang bahagi ng Europa at ng Amerika. Kaya naman, nung nagkaroon ng giyera sa kanila, eh, nagkaroon po ng pag-embargo at kung ano-ano pang mga economic sanctions laban po sa Russia, at ganun din naman ang Ukraine, hindi makapag-produce ng fuel. Kaya ang resulta, tumaas po yung fossil fuel, ang halaga po nito sa merkado. At kapag ka mataas ang halaga ng fossil fuel sa merkado, syempre yung mga manufacturer, producer po natin, gumagamit po iyan ng fuel, eh magiging mataas ang kanilang cost of productions na magre-resulta sa mga produkto na mataas ang halaga ng presyo. Yun ang mga simpleng dapat nating malaman. Hindi naman tayo kinakailangan maging ekonomista para hindi malaman ang mga bagay-bagay na yan. Nagpapakatanga lamang po tayo kasi galit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nabubulagan na kayo sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Napakalaki ng pagsisikap na talagang ikinakikita po natin sa ating mahal na Pangulo para sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Yung mga foreign trips na yan, isa lamang po yan. Pero kung titingnan nyo, halos hindi magpahinga ang Pangulo. Every now and then, nakakasalamuha niya ang mga experts sa Malacañang Palace para pag-usapan ang mga bagay-bagay kung paano po ito makakatulong sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Like for example, yung food sufficiency. Ang ating mahal na Pangulo nagsalita na dyan, particular sa rice production. Sabi ng ating Pangulo, matapos yung makipag-usap sa National Irrigation Authority at sa Advisory Council, kasama po doon yung mga undersecretaries ng Department of Agriculture, in 2 years' time, sa pamamagitan din ng hybrid rice, eh magiging self-sufficient na daw po tayo sa bigas. At kapag ka self-sufficient na po tayo sa bigas, that is the time na maybe makapag-export na rin po tayo sa ibang bansa nito. Nandiyan pa ang pagpapalakas ng ating Pangulo sa larangan ng information and communication technology. Hindi nyo ba ma-appreciate yun? Na sa kauna-unahang pagkakataon, yung mga far-flung provinces or far-flung or remote areas, katulad po sa certain part dyan po sa Zamboanga o Mindanao, eh nabigyan po ng internet connectivity for decades na meron po tayong internet connectivity, hindi nila na-experience ang internet connections. Pero dahil po sa programa ng ating mahal na Pangulo, ang broadband sa masa program ng DICT, ay nagkaroon na po sila ng internet connectivity. Ang ating DSWD, bagamat medyo tahimik po kayo, Secretary Rex Gatchalian, kalampag-kalampag po ng kaunti, kasi yung sinundan ninyo, napakaingay po sa publiko ng kanyang pagtatrabaho. Kaya wag niyo po kaming masisisi kung from to time, mapapansin po namin ang DSWD na parang ang tamlay-tamlay po ngayon. Pero sa kabila po niyan, ako naman ay nagtitiwala sa inyo dahil pinagkatiwalaan kayo ng Pangulong Bongbong Marcos, Secretary Rex Gatchalian. Kayo po sana, yung 4Ps at saka AICS, patuloy pong maramdaman ng ating mga kababayang Pilipino. E napapansin po kasi namin sa inyong Facebook page at saka sa DSWD, parang puro photo ops lang eh. Parang publicity lamang eh. Nandun na tayo, kailangan nating i-publish ang ating mga ginagawa. Pero dapat mas maramdaman po ng taong bayan, biyan pa doon sa mga photographs na pinopost nyo po dyan sa inyong social media pages. Nung panahon ng dating Secretary Erwin Tulfo, ang dami pong boses ng masa na nagsasabi na maayos ang pakikitungo ng DSWD sa ating mga poorest among the poor. Yun po ang kliyente nyo, hindi po ang mga mayayaman, hindi po ang mga may kaya sa buhay, kung hindi mga kababayan po nating mga mahihirap. Okay? I-commend din natin ang Department of Tourism sa pamamagitan ng sekretary nito na si Attorney Cristina Prasco Garcia Prasco, no? Ang ating sekretary, dating mayor din po iyan dyan po sa Buluan yata, sa May Cebu. Certain municipality dyan sa May Cebu province. Dati po siyang mayor pero nanalo siya at itinalaga siya ng ating Pangulo. Kaya hindi. Pagka mayor pala, succession ang pag-uusapan. Wala palang special elections. Katulad naman na nangyari ngayon sa Secretary of Justice na si Boyeng Remulla. But anyway, I can go on and go on sa kwento ng magagandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, mga tole. Pero lumalayo na tayo doon sa topic. Ang topic kasi natin is yung Pangulo
successful ang kanyang panunood ng karera sa Singapore. O, sampalin nyo lahat ng mga bashers ngayon na ang Pangulo hindi po nagpunta doon para lamang sa kanyang kasayahan, kung hindi para pa rin po sa kapakanan ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. O, maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa 200